Hey guys, welcome back to Team D TV. Today I am inside the 2024 Hyundai Palisade and we will do a quick review. Medyo limited lang yung review natin ha, kasi discharge yung battery, so hindi natin mata-turn on. Hindi ko ma-demo sa inyo yung mga automatic features niya that would require the battery. Alright, so pagpasensyaan nyo na po. But yeah, I'll try my best to provide you as much detail as possible, just like yung ginawa natin dun sa Castin and sa Stargazer. So thank you guys sa mga nanood, yung mga nag-comment na na-appreciate yung detailed review natin. So as much as I would want to do that again dito sa Palisade, medyo limited tayo. Alright, but before we proceed, I would like to thank James Lumibao and Hyundai Commonwealth for arranging this visit. Okay, umpisa natin yung side profile nitong Palisade, ano? Kasi Palisade is new and Hyundai is saying that this is their new flagship SUV. So, para mas ma-feel natin yung itsura niya, yung category niya, I think mas maganda if we understand kung kanino siya nakikipag-compete, di ba, sa mga existing models from other brands. So, the way I look at it, and based na rin sa ibang mga articles na nabasa ko, this one, Palisade, looks like it's competing with the Mazda CX-9. Kapag tinignan mo nga naman yung side profile niya, yung overall design niya, hindi naman siya tipong nagko-compete with the Land Cruiser kasi hindi naman siya ganun kataas. So, may pagka-crossover siya actually at the ground clearance is quite low compared sa ibang mga full-size na SUV. Alright? But then, pag tinignan mo, quick look sa interior niya, it's very luxurious. Ayan. So, mukhang CX-9 nga ang katapat nito. If you look at the front fascia, mararamdaman mo na wide talagang stance niya and medyo low. Sa akin, kapag nakakita ko ng ganyang mga dimensions, the first thing that I would think is stable to. Maganda, malapad, maganda ang ride. Kapansin-pansin yung grill niya. Again, medyo similar sa mga bagong labas na mga Chinese cars nowadays. Pinagaganda talaga nila yung front grill and mukhang luxurious. Again, ang tingin ko dito parang mamahaling wristwatch. Yung design niya dito, no, makes it really look aggressive. But at the same time, etong tatlong LED niya dito for the headlights, it tells you na it's really a big, wide car kasi it needs, you know, 3 LEDs on one side. And kung mapapansin nyo rin, yung design cues ng Hyundai, medyo similar na, like, parang uniform design na nila yan. Kasi ganyan din halos yung itsura ng headlight ng Staria. Now, if we take a quick look dito muna sa taillight, similar yung design. Ayan o. Meron din siyang parang tatlong LED dito. So, parang uniform. Similar yung itsura ng headlight tsaka yung taillight. Overall, yung design ng front, I like it. Aggressive siya at the same time elegant. The wheels are size 245/50/20. 20 inches. Malaki. Okay? And with that big size of a wheel and the overall size of the car, it is perfectly matched with a big rotor disc. Ito, ang laki ng disc brake niya. It's size 18. Now let's check naman dun sa likod. Same size of wheels at the back and then naka-rotor disc din siya. And this one is slightly smaller, 17 inches. Ang lapad ng wheelbase niya at size 2,900 millimeters. And that can really tell you how spacious it is inside. Okay, silipin naman natin yung engine bay. So, unang-una, ang dali niyang buksan kasi meron siyang struts. So, since this is a big car, of course, the hood is also big and you can expect that it's heavy. And good thing meron ganito, so madali siyang buksan. This is a 2.2 CRDI engine from Hyundai. Okay, that is capable of producing 440 newton meters of torque. Malakas, ha? Malakas yan for a 2.2. Actually, if you recall, si Hyundai yung isa sa mga naunang naglabas sa atin ng mga
small displacement na CRDI engine pero very powerful. Kasi even today, kapag kinumpare mo, merong mga 2.5 na CRDI engine na ang power rating is only mga 450. Right? If I may say, even yung Isuzu na 3.0 is capable of producing 450 newton meters. Samantalang ito, this is only 2.2 liters, alright? 2.2 lang siya and yet 440 yung torque niya. So, short lang siya ng 10 newton meters. Pero ang laki ng difference ng displacement. And then, the transmission is 8-speed regular 80, hindi siya CVT. And it's all-wheel drive. Ang ganda ng pagkaka-layout ng engine bay, no? Malinis. And parang unang napansin ko, maganda yung ano, evenly spaced out yung mga components niya. So anyway, andito yung coolant and then yung wiper washer. And then andun yung ECU. And then andun yung power, that's the ABS module. And then meron siyang turbo nandun sa likod. And ayun, air intake. Here's the air intake coming from here, going inside, papunta dun sa air filter box. And then, ito na nga, dito supposed to be yung battery niya na discharge, chinacharge pa nila sa loob. And your fuse box. Nandito yung radiator cap niya. And then, pag tinignan mo siya dito sa front, through here, through the grill, mapapansin mo, medyo maluwag pa. Maluwag yung space between the radiator and the bumper. So, kung gusto mong kabitan ng mga additional accessories, madali na maglagay ng mga brackets dyan sa loob. Even pagdating dito sa hood, malinis. Meron siyang insulator. Okay, close na natin and punta na tayo sa interior. Yun. Yun. Medyo iba yung pagko-close kapag meron siyang struts. So, medyo ibabagsak mo siya ng konti. So, ayan. Meron siyang integrated signal lights dito sa side mirror. And then, pasok na tayo. Of course, pagbukas na pagbukas mo palang luxury din. Shouting luxury to. So, maganda. They call this Napa leather. Gusto ko yung color. Napaka-elegant. And ang ganda ng combination with the black and gray. Yung gustong-gusto ko, black yung headliner niya. And then, meron siyang dalawang sunroof. So, merong small portion dito. And then, merong panoramic dun sa likod. Okay, quickly tingnan natin tong driver's side. Andyan yung windows controls mo. And then, side mirrors, auto fold. And then, yung door handle niya. Feels plastic. And then, ito meron siyang memory seats for settings for two drivers. And of course, automatic or auto-adjust yung seats niya. And then, bago ka sumakay, you will be greeted by this elegant step seal. Alright? And then, upo tayo. Ayan. Ang ganda ng feel ng steering. Soft leather. And then, yung power steering can be adjusted tilt and telescopic. Ayan. And then finally, pagdating dito, naiba na siya. Unlike sa ibang mga cars na nasilip natin, typical sa kanila na naglalagay dito ng piano black finish. Ito hindi. This one looks like carbon fiber yung design. I don't know if the material is indeed carbon fiber, pero it's a welcome change. Maganda na hindi siya black piano finish, although meron pa rin naman siya dito sa side na to. Pero dito kasi mas busy dito yung mga kamay natin, maraming touch points dito, touch area. So maganda yung ginawa nila ditong design. It's very elegant. And as you can see, shift by fly na siya, so wala siyang shift lever. Ayan, reverse, neutral, drive, and park. Okay, and then meron ka ditong pang-adjust ng drive mode. Since this is all-wheel drive, so meron kang mga options dito for different terrain, different driving condition. So meron ka ditong comfort, snow,
mud, sand, and then what's this, smart, and then merong echo, and ano pa tong isa, tingnan natin saglit, sport. Okay, so dito na pinagsama-sama na na yung sa fuel economy. So kung gusto mong eco, nandito na rin, and yun nga yung iba-ibang terrain, pinagsama-sama na nila dito sa isang control knob. And then napaka-elegant, napakaganda, gustong-gusto ko tong dinesign nila, tinago nila yung aircon vent. Ayan, oh, napakaganda, very minimalist, very slim na katago dyan. So kasi di ba, for how many decades nasanay na tayo sa design ng mga cars na andyan yung head unit, tapos yung center aircon vents laging, you know, in pinagigitnan yung head unit left and right, parang ganoon. So it's good to see na yung mga bagong cars ngayon, yung mga bagong design nila, tinatago nila, may kumbaga bagong itsura naman. Alright, and then of course I appreciate yung mga ganitong dials, mga madaling i-control for the AC and for the infotainment. And by the way, before I forget, yung ano niya, yung speaker pala niya is Infinity. Wow. High-end. I don't know exactly kung nasa anong level yung Infinity, pero when I was single, nung nag-iisip-isip din ako, nangangarap din ako mag-setup ng sounds ng kotse ko, you know, back in the days, usong-usong mag-setup, Infinity is among those brands na nandun sa medyo sa upper tier na medyo mas expensive. If I remember correctly, it is known for sound quality. If you look down here, meron kang dalawang malalaking cup holders, ha? As in, maluwag, malaki. I think yung mga flask, yung mga tumbler na malalaki, kakasya dito. And then you have, it looks like a wireless charger. And then yung certain center console, ang luwag. Wow, very generous yung space. And then down there, meron kang power supply. So meron ka ditong 12 volts na 180 watts. Nice. And then USB. That's a, yeah, it looks like a USB-C. Ganda ng leather. Okay, if you look up here, andyan yung visor, meron kang mirror. I can't tell kung may ilaw, but I would expect at this category may ilaw to. And then yung controls mo sa lamp, and then ayun. It looks like dito yung shade niya for the sunroof is only manual. Ayan, kasi otherwise hindi mo to basta-basta mabubuksan. Pero the one at the back, yung shade niya doon, I think that's motorized. Sorry guys, again, hindi ko mapapakita sa inyo kasi nga walang battery tong display unit nila dito. Okay, sakay tayo dito sa likod, sa second row, para lang mapakita ko sa inyo yung overall view ng front. Ayan o, ganda. Wow. So anyway, dito sa second row, meron kang dalawang captain seats. And hindi lang siya basta-basta captain seats. Again, this is Napa leather. Right? Ayan. So meron kang armrest dito. Ayan, na-adjust. Same here dun. Same din dun sa kabila. Okay. And very spacious. Napakaluwag. If you want to stand up and walk to the back, andali-dali lang ditong tumayo. So let's say you're the mommy and nandun yung mga kids mo sa likod, may nagpapasaway, or you need to adjust the seatbelt or something, you need to attend to your child, ang bilis lang tumayo dito from the second row, mag-walk ka going to the third row. And then here you have your own controls of the AC, auto, temp, and all that. And then meron dito another 12 volt socket that is capable of generating a maximum of 180 watts. And you have two aircon vents, one here on the left dedicated for the left passenger on the second row, and there's another one dedicated naman dun sa kabilang passenger. And then meron ka ditong lamp. Looking at the door of the second row seats, meron kang dalawang cup holders dito. This one is slightly bigger, medyo smaller lang to dito. And again, that nice Infinity speaker.
Okay, punta tayo sa third row. Again, hindi ko ma-adjust itong mga to kasi nga walang battery, ano, and they are motorized, so hindi natin manual adjust. But looking at the height of the second or the third row seat, you can tell na komportable to, mataas, oh. So tingnan natin. Ayan, very comfortable yung pagkakaupo ko dito. Maganda yung space, hindi ka naka-squat sa floor. Meron pa akong knee room. Again, hindi ko pa to na-adjust, maluwag pa yan dun sa front. Hindi ko to ma-forward kasi yun nga, walang battery. But look at that, very comfortable. I think tatlo ko can sit comfortably here. I think it's a true 3-seater dito sa third row. Again, I'm only 5'6", 140 pounds. I think maximum na yung size ko. Maximum na yung size ko dito sa third row. Tatlong sizes ko. Kasyang-kasya dito. So again, ito meron kang sariling aircon vent dito sa third row. And then dito rin sa left side. And then meron ditong LED light. Medyo kakaiba yung design niya. Ayan. And ito nakakatuwa. Meron kang USB-C port dito. Pwede ka mag-charge. And then, very convenient. May cup holder ka dito. And at the same time, may space yung ganyan. So, you can put your big phone or your iPad or whatever. Pwede mo itayo dyan while charging. Diba? Ang ganda. And then, ano siya dito, mga tie-down later siguro kapag gusto mong gawing cargo space tong sa likod, when you fold the third row seat, pwede ka magtali dyan ng cargo mo para hindi siya malikot when you start moving. Alright? And then, this one looks like the inlet air for the dual AC. Okay? Same thing here sa left side. Meron ka rin USB-C port. And then, ayan. Cup holders and cell phone, iPad storage. And then, at the back, there's your another Infinity speakers. And then yun na nga, hindi natin masisilip yung likod dahil hindi natin mabuksan. Pasensya na kayo. So subukan lang natin masilip kung anong masisilip natin dito. So meron sa likod, meron kang 12 volt socket, 180 watts din. And then as you can see here, itong buttons na to, it looks like automatic auto fold yung sandalan nitong third row seat. And then so meron kang seat belt sa third row seat, that's for the left side, for the left passenger, and then doon naman sa right passenger. And hindi nila kinalimutan yung middle passenger. Eto, may seat belt din dito for the middle passenger. Right? So talagang totoong pang 3 passengers dito sa third row seat. So kompleto with the seat belts and even the headrest. So ipakita ko lang, ano, pasensya na ulit. Ito hindi ko ginagalaw adjustment nitong yung position nitong sandalan ng third row seat, and that's the space that you have at the back. Mahaba, maluwag pa rin. Okay? Okay, labas na tayo. Pakita ko lang sa inyo, ha, how convenient, how easy, how spacious it is to walk in between these two captain seats sa gitna. Kung lalabas ako, kung dito ako dadaan. Very easy. Hindi ko na kailangan. Ayan, oh, nakalabas na ako agad. Alright? Although, of course, this can be folded. Pero dun, it's also very easy. So, eto quickly lang. Let's look at the rear. So, meron kang spoiler. And then, meron kang shark fin antenna. And then, you have those big, bold letters saying Palisade. Alright, H-Track 2.2 diesel. Alright guys, so hanggang dito na lang po muna, and paumanhin, pasensya na po kayo. This is not my usual way of vlogging, so medyo limited lang tayo kasi nga walang battery, and hindi ko napakita sa inyo yung ibang features niya. Anyway, thanks again to James Lumibao. So if you guys have any questions, inquiries, please feel free to reach out to him. Ipa-flash ko po ulit dyan yung number niya. Alright? So, I hope nagustuhan nyo yung video natin, and yung mga hindi pa nagsubscribe, please subscribe to our channel, and thank you to our current subscribers and yung mga viewers natin na hindi nagsusubscribe. Thank you pa rin for watching, and thank you for the nice comments sa mga previous vlogs namin, and I really appreciate you guys. Alright? So, as always, drive safe. Bye.
If you like this video, please do not forget to subscribe to our YouTube channel. We are also on Facebook. Please like and follow our page.